strike tayo dito ng isang magandang isda. Ito mga chong, ganito yung nahuli namin, parang tatagang bakla. Pero tatagang bakla yun, tatagang bakla ang tawag. Pero ano ito mga chong, part to ng ano, pamilya to ng trigger fish. Yo, good morning. So mga chong, pasensya na dun sa sinabi ko kahapon, no, dun sa aking isang vlog na sabi ko pupunta ako sa Ladder Beach, sa ibang fishing spot. Pero yung condition ng panahon ngayon medyo malakas at medyo mahangin. So dun sa area na yun mga chong, dun sa spot na yun, sigurado wala tayong mapapwestuhan at walang magandang time para makapag-fishing doon, dahil malakas ang alon at malapit sa breakwater. At medyo delikado yung papasukin natin na spot. Kaya hindi tayo tumuloy mga chong. Tuloy tayo sa ating area, no? At medyo maaga tayo. Magpa 5:30 pa lang mga chong. Pero ramdam ko yung hangin at yung lakas ng alon ngayong umaga. Mapakasakali tayo dito makadali uli, kahit medyo malakas at ano, mahangin. Kanina medyo nagdadala, kanina mga chong, bago ako umalis sa bahay, no, nagdadalawang isip ako kung ano, kung saan ako pupunta. Pupunta ako ng Opian Beach o Ladder Beach or dito. Ang nagwagi dito sa area na to mga chong, dahil yung condition nga, yung layo din na pupuntahan ko at yung pag-fishingin ko mga chong medyo malakas din. Sigurado talo sa gasolina at wala pang siguraduhan. Pero dito rin naman mga chong, sa area ko na to, tingin ko sa sobrang lakas ng current dun sa baba, malakas din ang mga alon. Parang ano, no, naisip ko parang wala din akong mapapala dito. Magpapakasakali lang tayo mga chong, dahil sayang din yung oras na yung araw, no, para sa mga ating tagapanood nagsusubaybay sa atin, na sana may mahuli tayong malaki uli at maibigay natin sa ating mga kaibigan. So hopefully mga chong, makakuha tayo ng malaki dito sa area na to. Very good morning tayo mga chong. Alright mga chong, at 6:50 na mga chong, ang bis ng oras. So 6:50 na, ayan, medyo malaylay na yung ating linya. So matatapos na naman yung ating dalawang araw na day off. Then isang linggo na naman tayo, limang araw na naman tayo magkatrabaho mga chong. At sana maka-roast-roast tayo, no, dito sa ating pag-vlog. Makadali tayo ng magandang pamumuhay dito sa ating ginagawa. So dito sa aking long cast mga chong, at siguro mahuli natin dito mga needle fish, mga malaki o kaya pating or mga ibang isda. So hopefully wag lang pating mga chong, kahit anong isda sana mahuli natin dito, okay na. So meron tayong 7 galunggong mga chong, 7 prasong galunggong para sa ating bait. Pero dito mga chong, sa clip na to, kung gagamitin natin yung live bait, sigurado makakahul tayo agad-agad ng talakitok dito. Dahil yung live bait talaga mga chong, mabilis talaga maka-attract ng mga talakitok, mga bluefin. Yung mga prosy na mga chong, at
mahirap talaga. Mahirap maging pahay ng mga ano, yung mga patay na isda. Pero kinakagat din naman. Pag napadaan ng mga talakitok, mga bluefin na malalaki, talagang kinakagat din naman. Pero most probably talaga yung ano, yung live bait, sigurado attractive talaga mga chong. Kaya sa mga magpapain ng mga isda dyan, yung live bait talaga mga chong ang gamitin natin. Sigurado, garantisado mga chong, makakahuli talaga tayo. Mahirap lang kalaban dito yung mga bato-bato. Yung sa may gilid mga chong, sa lakas ng current, tinataboy nung current yung ating linya papunta sa may tabi. Sa lamesa dito sa baba, sigurado sumasabit talaga, yun. Maubusan tayo ng linya. Marami dito sa area ko mga chong, marami ng mga linya na nasira, na nakakabulbol tulad nito mga chong. Tulad nito sa ano to, sa nylon na to. Ayun, ginamit ito ng isang fisherman dito. Ayun, nakakabulbol dahil dito sa gilid mga chong, sa gilid nito at sa lakas ng alon. Nagkakayan, ito nangyayari sa ating mga linya. Sayang, medyo mahal pa naman yung ating mga linya mga chong. Kaya kapag nanghuli talaga tayo ng ano, ng ganitong isda dito sa cliff, talagang kalaban talaga natin yung mga bukod dun sa ano, bukod dun sa pating, kalaban din natin yung mga bato-bato dun sa may gilid. Dun talaga sumasabit eh. Kailangan natin makahuli para hindi masayang ating lalakbay. Strike tayo dito ng isang magandang isda. Kapamilya to ng trigger fish. Pero kakaiba to dahil maganda to mga chong. Ito. Matalas yung ano nito, yung tinig nito dito mga chong. Kapag natusok ka dito, sigurado sobrang half day mga chong. Nakadali tayo mga chong. Alright. Maliit lang yung hook na gamit natin. So wala tayong ano action dun sa ating paghuli. Medyo nag-aalangalin, baka maalaglag yung ating GoPro kaya cellphone dahil mataas ito at saka sobrang lakas ng hangin. Okay, hindi tayo nasira mga chong. Alright. Woo. Baba. So ibang isda to mga chong, oh. Ang ganda. Uy. Alright. Thank you. Ang ganda ng mga size mga chong. Uy. Sa malakas ang hangin. Wow. Alright.
ko agad putol yung ating hook, mga chong. Madami sta dito, magaganda. Masyado naman itong maliit, kawawa naman. So, release natin mga chong. Nahuli natin to. Itong trigger fish na to. Pupusan pa eh. Minsan napuputol pa yung ating linya dahil dito. Makapalambalat dito mga chong. Kaya minsan pag malaki-malaki at kulay itim, kinakain ko to. Pero pag ganitong brown at yung common catch, yan, hindi natin nakakain yan. Ito, release natin to mga chong. Na-snack tayo mga chong. So naka-apat na huli tayo. Pero tayo sa sinker. Dadali sinker natin.
grams yung ating single, mga chong. Alright. So, tapos ang ating session, mga chong. Thank you. At dito talaga sa pag-fishing, mga chong, napakahirap. Hahanap ka ng magandang spot. At titignan mo pa yung condition ng tubig. Kung malakas o mahina, no? At siyempre, gagamit din tayo ng pampain natin, mga chong. Kaya, yun talaga sobrang sakripisyo yung pag-fishing ng content, mga chong. At siyempre, yung ating mga gamit. Ayan, medyo pinag-uusan natin ng, yan, ng pansin na mabili, no? So, ganito kataas yung clip, mga chong. So, anyways, everyday pwede tayo dito mag-fishing dito sa spot na to. Kaya lang, maganda tayo ng mga sinker, no? Pero, papakaramdaman natin yung ating sinker dun sa bottom, no? So, ayun, kailangan natin maging aware tayo, no? Makipakiramdam para dun sa ating sinker hindi masabit. So, magaganda naman pala yung isda dito. Nakahuli tayo, no? Apat, isang trigger fish. At itong dalawang nahuli natin. Napakaganda ng klase. Ngayon lang ako nakahuli nito, mga chong. Pero itong klase, ngayon lang ako nakahuli nito. Alright, thank you. So, salamat sa panahon. Siguro bukas ulit. Medyo mga 30-30. Dito tayo. Pero, bibili tayo ng sinker dahil isa na lang yung sinker natin. At, pain na naman, no? Mag-spend na naman tayo ng pain.